Hello po mga lods, magandang umaga po. Pasensya na po, ganito ang suit ko ngayon at medyo malamig po dito sa bandiri ng Saudi at Jordan. Dito po sa Turaip. Mga lods, ang video po natin ngayon ay tungkol po sa kung paano maggrasa nitong AC250-1 Derek Stimag. Napaka-importante po dito na malaman, lalo na sa mga operator ng Derek Stimag na hindi pa alam paano maggrasa nito, mag-seating ng maintenance seating paggrasa ng boom. Kaya importante po to. Lahat, hindi po ako eksperto nitong crane nito. Nagpapaturo lang din po ako dito. Bago kong hawak to, bago ko to nahawakan. Kaya sishare ko po sa inyo. Napaka-importante po kasi nito sa sa crane operator. Kung paano maggrasa. Kaya po, opisyal na po natin. Ituturo ko na po sa inyo ang paano mag-maintain ng grasa ng boom. Ito na po mga lods. Bago po muna ang lahat, shoutout ko muna yung nagturo sa akin ito paano mag-setting ng maintenance, for maintenance. Shoutout ko muna si Ramel Piscos yan sa Ahil, si Boy Deserto, at shoutout din sa mga kasamaan dyan, si Miguel Joel G. Manalang. Salamat sa tulong niyo mga pre. At kay Ryan Marsan, maraming salamat sa inyong tulong sa ginawang paggrasa ko ditong boom. Ayan po, i-share ko na lang po sa ibang mga crane operator. Ito po mga lods, ipipindutin po natin dito sa may boom extend. Ano pag nagdrasa tayo? Yan, dyan. Tapos dito tayo sa pupunta sa LK. LK. Yan, binutin natin 'yan. Tapos dito po sa sa sign na ito, yung tabo na may lamang langis. Yan, binutin po natin 'yan. Yan po ang mga seating. Ito po kailangan, nakasit na po yung mga counter weight nila dyan. Yung counter weight na kailangan, yung nakasit na dyan. Kailangan yan ang nilalagay mo. Iwan ko lang kung ipa-bypass, kung gagana. Hindi ko na subukan yung bypass. Diba, ito, isat ko lahat eh. Yung una, yung number 1, yung puno, kalati lang. Tapos ito, buo yung number 2. Ayan. Okay, i-enter natin yan. Yan ang piliin mo yung una. Kung diyan ka mag-una sa baba, pwede rin. Kung dito naman sa taas, pwede rin. Ano, dito ka sa una, unahin mo yung 6 saka 5. Yan, ganyan. I-enter mo lang dito. Yan, yan na po yung una na labas. Yung 6-5. Pagkatapos naman dyan, para magrasahan lahat, ito naman yung sunod mo. Balik tayo din sa sa tabo. Tapos ito naman yung sunod mo sa 5 and 4. Kasi yung 5 kanina, di ba, kalahati lang yung nakalabas ng 5 para magrasahan na rin yung puno. Ang mabuo niyan yung 5, yung makalahati naman yung 4. Ano po yan? Tapos enter ulit dito. Yan. Yan, yung nalabas naman, yung buo, yung 5. Tapos yung kalahati naman, yung 4. Pagtapos naman, balik naman tayo dito sa LK. Tapos sa tabo, dito ulit sa may tabo, sa may timba na yan. Yan. At dito naman tayo sa dito sa may ito, yung 3.2, 30.2, 430.2 yun, 103 po yan, 103.
puro 13.2 po yung jet. Tapos ito, ito naman yung ano, mabuo mo dyan yung ano naman, yung core ang buo, magkasahan mo dahil kanina kalati yan, ito buo, dito na lang gagrasahan mo, ito naman mong kalati para magrasahan po lahat. Ganun lang po, ganun lang po mga lodge ang paggrasa dyan, balik dyan LK, tapos dito sa tabo yan, yan tapos dyan yung ano, lalabas yan, dito na tayo, yes, enter. Yun lang po, yun na po ang lalabas, yung number 3 na po ang buo, tapos number 2 hanggang maubos po yan. Ayan na po mga lodge, napaka-importante po dyan sa mga operator ng T-Rex na hindi alam dyan, dahil importante po yan sa paggrasa ng boom, dahil hindi po magpo-boom down po pag dinirect nyo po lang dyan sa LK ng ginanyan, tapos hindi kayo pumindot dito, hindi po magbo-boom down hanggang ano lang, magbo-boom down pero hindi sagad, hindi mo mabot, hindi mo magrasaan, kailangan duman ka muna dito sa tabo, itong tabo na to. Yan yung isa yung maintenance, kailan dumaan ka muna dyan. Yan lang po ang mga lalabas, yan mga seating na yan, wala nang ibang seating, yan lang po, kaya napaka importante na dyan ka mag ano, dahil hindi po lalabas dun sa normal na setup. Yan lang po mga lods, maraming salamat at God bless na po sa atin lahat, thank you very much. Yeah.